Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Horas. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Lumakas pa at naging tropical storm na ang bagyong Paeng. Dahil dito ilang lugar sa Bicol Region at Visayas ang nasa ilalim na ng signal number 1. Bilang pag-iingat, kinansela na ang ilang biyahe sa mga pantalan sa Kabikulan at maging ilang biyahe ng bus. Kung kailan pa naman inaasahan ang dagsa ng pasahero para sa Long Undas Weekend. Nakatutok si Mark Salazar. Pasado alas dos na ng hapon ang inanunsyo sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX na kansilado ang ilan sa mga biyahe ng bus patungo ng Quezon at Batangas. Sa gitna ito ng paparating na bagyong Paeng na nagbabanta sa Kabikulan, Eastern Visayas at kalapit na lugar. Ang mga ganyang suspendidong biyahe ang pinaghandaan ni Michael, kaya lumarga na siya ngayon patungo sa Mindoro. May paparating po na bagyo, baka po makancel yung mga biyahe pa Mindoro. Nilip ko na po yung today. Apo, hanggang bukas. Meron pa namang biyahe papuntang Matnog sa Sorsogon hanggang bandang alas 3 ng hapon. Yan ay kahit may abiso na ang Land Transportation Office sa Bicol Region na nagbabawal ng land travel papunta sa mga pantalan sa Kabikulan. Doon po sa Ragay pa lang, yung boundary po, Calabarzon, yan, Quezon and Camarines Sur, sa Ragay pa lang po, meron na po kaming border check. Kasama po namin dyan yung PNP. Nagbibigay na po kami ng advice. Wala pong punitive aspect, yung panghuhuli, wala po. More on advisory. So yun po, sabi namin, huwag na kayong tumuloy para maiwasan po yung mga ma-strand na vehicles, lalo na po sa Matnog Port. Signal number 1 na sa ilang bahagi ng Kabikulan at Eastern Visayas dahil sa bagyong Paeng. Kaya suspendido na ang biyaheng dagat sa mga pantalan doon. Wala nang biyahe sa Matnog sa Sorsogon patawid ng Visayas. Ipinag-utos na rin ng Philippine Ports Authority ang suspensyon ng biyahe sa mga pantalan ng Leyte at Samar, kasama ang Borongan, Kalbayog, Katbalogan, Giwan, San Isidro at Tabaco simula kaninang alas 2 ng hapon. Sabi rin ng Philippine Coast Guard, suspendido na rin ang mga biyaheng pandagat sa Northern Samar. Paalala lang ng otoridad, umantabay lang sa iba pang anunsyo ng suspensyon ng biyahe habang nasa atin ang bagyong Paeng. Mahirap daw yung abutan ka sa pantalan o terminal. Mas gusto naman na namin na nandito sila sa loob, no? na mag-intay kaysa naman sila nasa kalye, di ba? Nasa under ng elements ng mga ng init, ulan, di ba? At least dito sila, safe sila, secured. Kayang-kaya naman po sila akuin, no? Ampunin ng PITX sa sakaling mangyari po yung mga bagay na yan. Mark Salazar, nakatutok 24 Horas. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, nadagdagan pa mga lugar na isinailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal dahil sa bagyong Paeng. Nakataas ang signal number 1 sa eastern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, kabilang ang Tikau Island at Burias Island. Signal number 1 rin sa eastern Samar, northern Samar, Samar, Biliran at northern portion ng Leyte. Namataan ang sentro ng bagyong Paeng sa layong 510 kilometers silangan ng Borongan, eastern Samar. Taglay nito lakas ang hangin hanggang 65 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 80 kilometers per hour. Umaga nito kumikilos pati mong kanluran. Ayon sa pag-asa, lalapit ang bagyo sa Catanduanes ngayong Sabado. Posible ito mag-landfall sa Linggo sa silangang bahagi ng Aurora o Quezon o sa silangang bahagi ng Bicol Region. Inaasahan ding lalakas pa ang bagyo hanggang sa typhoon category sa mga susunod na araw. Sa mga nagpaplanong bumiyahe para sa papalapit na Long Undas Weekend, maging I am ready po. Dahil bukod sa bagyong Paeng, magpapaulan din ng shear line, hanging amihan at thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, magiging maulan bukas sa Northern Luzon, Aurora, Quezon, Bicol o Bicol Region, Mimaropa at Calabarzon. May chance rin ng ulan sa Metro Manila bukas, lalo na sa hapon. Sa Visayas, umaga pa lang, magiging maulan na sa maraming lugar. Posibleng hanggang hapon yan at uulanin na rin ang malaking bahagi ng Mindanao. Bukod sa mga lugar kung saan may signal number 1, magiging maalon din sa iba pang baybayin sa Northern Luzon, Eastern Seaboard of Central Luzon, Eastern Seaboards of Southern Luzon at Visayas. Pagdating ng weekend, matitinding ulan naman ang inaasahan sa halos buong Luzon. Maging I am ready po sa banta ng baha o pagguho ng lupa.
Ulanin din ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, lalo sa Zamboanga Peninsula at BARMM. Ilang araw na lang bago ang pag-uumpisa ng full face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan. Naghanda para dito ang mga eskwelahan pero may mga guro na nag-aalinlangan ngayong may mga bagong variant ng COVID-19. Nakatutok si Marie Zumali. Sa November 2 na magsisimula ang full face-to-face classes sa mga pampublikong eskwelahan. Ang Quezon City High School, ilang buwan na raw itong pinaghahandaan. Almost 100% naman po kasi nagkaroon na po kami ng dry run mula ng August na month ng August at saka itong October. So almost 2 months po yun. So medyo na mga bata. Nakakasanayan na rin po. Excited na din po. Di po hassle sa oras. Mas matututo ka po. Na-vaccine na po naman. Protektado naman na po, ma'am. Di naman po masyado malala. Pero may mga guro sa eskwelahan na hindi raw maiwasang mag-alinlangan. Agam-agam namin kasi syempre baka may mga ibang variant na makapasok yung mga bata na galing sa labas. Kasi mostly hindi naman lahat taga Quezon City ang nag-aaral dito. So sa pagtuturo namin, mahihirapan din kaming ma-detect kung may daladalang virus sila. So, konting ingat. Kaya bilang pag-iingat. Kahit pa yung bumaba po yung panukala na voluntary na lang po yung pagsusuot ng mask, pero talagang obligahin pa rin namin sila magsuot ng mask at yun din po ang kagustuhan ng mga parent. Apat na pong estudyante kada section na ang inaasahan papasok simula November 2 dito sa Quezon City High School. Kaya hanggang ganito na lang daw talaga ang makakaya ng pamunuan ng eskwelahan na distansya ng mga upuan para magkasya ang lahat. Mananatili na lang daw na bukas ang mga bintana at walang kurtina para mapanatiling maayos ang ventilasyon. May kanya-kanyang oras din para sa recess ang bawat grade level para disiksikan sa kantin. Pero mas mainam pa rin daw kung magbaon ang mga bata. Ang Alliance of Concerned Teachers hindi raw tutol na magsimula na ang full face-to-face classes. Yun nga lang, nababahala raw sila sa sari-sari pang problemang natatanggap nila mula sa iba't ibang eskwelahan sa mga probinsya. Nababahala rin daw sila para sa kaligtasan ng mga guro. Paano naman kami? Hindi naman kami robot, hindi naman kami makina. Tinatablan din kami, no? Kaya papipilitan po kami handa ang sarili namin, no? Ang aming kalusugan, ang aming mga bulsa. Kinukunan pa namin ang pahayag ang Department of Education dito. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Kahit bawal at delikado, dumaraan sa sidewalk ang ilang motorsiklo, tricycle at pati jeep sa Cavite. At ang kabalintunaan, ang mga pedestrian pa ang nag-a-adjust. Diyan tumutok si Marisol Abduraman. Magkasunod na dumaan ang mga motorsiklo sa sidewalk na ito. Maya-maya pa, pampaserong jeep na ang sumunod. Kaya ang teacher na si Dayet sa Asuncion, binidyuhan ang eksena. Nagulat daw kasi siya na pati jeep sumampa na rin sa sidewalk para iwas traffic. Buti na lang daw at walang pedestrian na dumadaan ng mga oras na yun. Kuha ito sa Arnaldo Road, General Trias, Cavite noong nakaraang linggo. Pinuntahan ng GMA News ang lugar kanina. Traffic sa lugar dahil sa ginagawang kalsada. Bandang tanghali, isang tricycle ang dumaan sa nasabing sidewalk. Kaya ang ilang estudyante napatigil at gumilid na lang. May sidecar ding sumampa. Sabi ng mga pedestrian, matagal na ang ganito ang ginagawa ng mga rider at jeep sa lugar, lalo na kapag traffic. Kaya sila pa raw ang nag-a-adjust. Miss, nakakasalubong kayo. Opo, minsan po nadaan po sila dito para po makasingit. Tumatabi na lang po kami para hindi po kami masagasaan ng mga sasakyan na dumadaan. Pinapatabi po nila ako. So ikaw na lang ang tumatabi? Opo. Sanay naman na po. Sanay. Ano ba, lagi po kasi pag napasok ng school, ganun. May kasabay kayo. Opo. Pero ang grade 8 student na ito na araw-araw dito dumadaan, nagka-phobia na raw. Ito lang kasing nakaraang dalawang linggo, nabangga siya ng isang motorsiklo sa sidewalk. Nagkasalubong po kaming dalawa, tapos ayun, nabangga po ako. Hindi ko din na po kasi expect na may bigla na lang nadadaan sa akin. Oo, oh, kasi sidewalk nga po, diba? Po. So after nangyari yan, ano lang ginagawa mo pag naglalakad ka sa sidewalk? Dito na lang po ako sa gilid. Hindi na rin bago ang ganitong tagpo sa Metro Manila. Sa bahaging ito nga ng Araneta Avenue, may mga rider na sa sidewalk din dumadaan. Aminado ang ilang rider na nakausap ng GMA News na dumadaan sila sa sidewalk kahit alam nilang bawal. Traffic ng gusto, hindi po talaga kaya makasingit. Ang isang ang ito, minsan na raw sumemprang sa sidewalk nang dumaan siya doon. Pagkasampa kong ganun, biglang tumumba po yung motor.
Ayon sa MMDA, bawal dumaan ang mga motorsiklo o anumang sasakyan sa mga bangketa. Napakadelikado raw nito, lalo na kung maraming pedestriyang dumadaan. Kasi hindi siya road. Hindi po dapat yan dinadaanan ng motorized vehicle, no? Lalo na if you are endangering the safety of other road users like pedestrians. Ang sidewalk ay daanan ng mga tao. Hindi na ang anumang uri ng sasakyan, mapa-jeep man, tricycle, motorsiklo o kahit na bisikleta. Kaya paalala ng mga otoridad, igalang ang mga pedestrian para iwas abala na, iwas disgrasya pa. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Libre pong iahatid ng Bureau of Customs ang mahigit 4,000 balikbayan box na inabandona ng ilang forwarding company mula sa ibang bansa. Target daw ng BOC na matanggap yan ang pamilya ng mga nagpadalang OFW bago magpasko. Nakatutok si Maki Pulido. Ikinalga na ang mga kung tawagi inabandonang balikbayan box. Hindi na raw kailangang sunduin ang mga ito dahil Bureau of Customs na mismo ang maghahatid sa mismong padadalhan ng mga OFW. Ang target na pagde-deliver isang linggo kung sa NCR, isa hanggang dalawang linggo sa Luzon at dalawa hanggang apat na linggo sa Visayas at Mindanao. Nasa 4,800 balikbayan boxes ang target ma-deliver, 80% nito padala ng mga OFW sa United Arab Emirates. Bago po magpasko, titiyakin po namin na nasa kanila po yung mga boxes nila. The Bureau of Customs will not collect any fee. Will not collect any fee for the delivery. Natenga at di na dapat makukuha ng pamilya ng mga OFW ang mga balikbayan box dahil hindi nagbayad ng buwis sa mga forwarding company na pinagpadalhan sa UAE. Isang modus na ayon sa BOC, ilang beses na raw nangyari. At para raw hindi na maulit, hinimok ng BOC ang Department of Trade and Industry na ibalik ang listahan ng mga blacklisted forwarding companies. Bago matapos ang taon, katulong ang Department of Migrant Workers, sasampahan din daw ng kaso ang All Wind Balikbayan Cargo at Island Kabayan Express Cargo, ang forwarding companies na nakabase sa UAE na pareho umanong hindi nagbayad ng buwis para sa mga ipinadalang balikbayan box. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang All Wind Balikbayan Cargo at Island Kabayan Express. Ini-establish lang po yung ating mga ebidensya as to the pattern and repeated practice that would establish the element of fraud in the filing of cases. Noong nakaraang taon, mahigit 5 milyong balikbayan box ang ipinadala sa bansa. Inaasahan daw ng Customs na dodoble ito ngayong taon. Payo ng Customs, bago ipagkatiwala ang inyong balikbayan box sa isang forwarding company, i-check muna ang listahan ng mga accredited na kumpanya sa website ng Customs at ng Department of Migrant Workers para matiyak na mapapadala ito sa inyo. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Nais ni Pangulong Bongbong Marcos na matapos ang pagpapatayo ng mahigit 6 milyong pabahay sa ilalim ng kanyang termino. Sa kanyang pakikipagpulong sa iba't ibang ahensya at mga pribadong bangko, sinabi ng Pangulo na maisasagawa yan kung mayroong maayos na sistema para sa cash flow na susuporta at magbibigay insentibo sa mga pribadong institusyon na makakatuwang sa programang pabahay. Ayon naman kay Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Acuzar, kakailanganin ng 36 na bilyong pondo para sa proyekto. 1 milyong pabahay kada taon daw ang kanilang target para matapos ito. Nagpahayag naman ang suporta ang mga kinatawan na iba't ibang pribadong bangko sa programa sa pabahay ng Pangulo. Dahil takot pang bumalik sa kanilang mga tahanan, sa mga tolda at tent muna tumutuloy ang ilang taga-Lagayan, Abra, ang epicenter ng 6.4 magnitude na lindol noong isang gabi. Bukod sa mga nasirang bahay, nagkabitak-bitak din ang ilang silid-aralan. Yan ang tinutukan live ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ivy. Ivan, tulong sa pagsasaayos ng tahanan ang hiling ngayon ng mga naapektuhan ng lindol dito sa Abra. Emosyonal at hindi maisip ni Carmelo kung paano ipapaayos ang nasirang bahay sa Sitio Kiwas, Barangay Pulot, Lagayan, Abra. Kabilang ang bahay ni Carmelo sa 6 na totally damaged houses sa Abra matapos tumama ang magnitude 6.4 na lindol. Masaya nga nakata. Baliwa mang ipata, i-renovate ko man nun.
ako. Kastoy ko pa yung mga dinapasamak pa niya. Sa ngayon natutulog sa tolda sa labas ng kanilang bahay si na Carmelo, ang iba sa mga tent at maging sa loob ng sasakyan. Lorwar kami niti kami yung nagiidan. So nga, gaputa ti butang mimutin na jay kwan na adumulat at sumarunong aftershock na napipigsapay. Maswerte namang nakaligtas sa bahay na ito ang isang sanggol. Nagbagsakan kasi ang mga hollow blocks sa kanilang kwarto. Sa datos ng lokal na pamahalaan, higit 1,000 residente ang apektado ng lindol. Walang evacuees dahil pinili nilang manatili sa labas ng kanilang mga tahanan kaya nagbigay ang LGU ng tolda. Muling sinuspindi ng provincial government ang klase sa lahat ng antas sa private at public schools dahil sa mga pinsala sa mga eskwelahan. Isa sa pinakanapuruhan ang Pulot National High School sa Lagayan. Dati sa July, kunti lang yung tama yung school building namin. Pero for repair sana. Pero ngayon mas lumala, mas maraming bitak, mga bitak na makikita ngayon. Puspusan ang pamimigay ng relief packs sa naapektuhan ng lindol. At ang utos ko ho sa mga tao ko sa DSWD na dapat yung ayuda hindi susobra ng 24 hours. Dapat nakakakain na po yung tao bago pa mag 24 hours. Kung kaya talaga at in 12 hours dapat napapakain na yung mga tao na ibibigay na yung dapat ibigay sa kanila. Total po na 198,000 na po pesos ang ating naipamahagi na humanitarian assistance dito sa mga apektado ng lindol dito sa mga probinsya sa Northern Luzon. Ivan, relief distribution pa lang daw sa ngayon ang ginagawa ng mga lokal na pamahalaan dahil ongoing pa ang consolidation ng mga napinsala ng lindol. Asahan raw ang assistance para sa mga napinsalang tahanan ayon sa DSWD. Ivan? Maraming salamat, Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Inaasahang ikli ang oras ng biyahe sa pagitan ng isla ng Samal at Davao City kapag natapos ang proyektong tulay na magdurugtong sa dalawang lugar. Pinangunahan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ang groundbreaking niyan kanina. At nakatutok si Argil Relator, GMA Regional TV 1 Mindanao. Magkasama si na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte kaninang umaga sa groundbreaking ng Samal Island Davao City Connector Project. Dumalo rin si na Davao City Mayor Baste Duterte, Samal Island Mayor Al David Uy at Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian. Ang two-way four-lane bridge ay may habang 3.98 kilometers ang magdurugtong sa isla ng Samal at Davao City. Oras na makumpleto, magiging 5 minuto na lang ang biyahe dahil hindi na kailangang mag-ferry. This is a testament to the strong and ever-growing foundation of the bilateral relations and cooperation between our two countries. It reflects China's firm commitment to support the Build Better More program of the Philippine government. It marks a significant milestone in our bilateral cooperation. Itatayo ang tulay ng China Road and Bridge Corporation na pinondohan sa pamamagitan ng 18.67 billion peso loan agreement sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at China na nabuo noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. This will be a showcase of both of two administrations, of two presidents. So it's very important politically, economically, and of course socially here in our region. Matapos ang groundbreaking ceremony, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pamimigay ng cash assistance at family food packs para sa mga benepisyaryo mula sa iba't ibang sektor sa Davao Region. Alas 3 naman ng hapon, dumating ang Pangulo sa Eastern Mindanao Command Headquarters dito sa Davao City para sa seremonya sa opisyal na deklarasyon ng Davao Region bilang insurgency-free, kasama muli si Vice President Duterte at mga opisyal ng Regional Peace and Order Council 11. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argil Relator, nakatutok 24 oras. Gustong magdagdag ng Amerika ng 5 joint military use facility sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Amerika at Pilipinas.
Kaugnay naman sa binubuong code of conduct sa South China Sea. Ayon sa U.S. State Department, hindi ito dapat maging hadlang sa malayang pagdaan nila roon. Nakatutok si JP Soriano. Sinabi isang senior defense official ng Pentagon sa Washington, D.C. na may lima ng lugar ngayon para sa Joint Military Use Facility sa ilalim ng EDCA at tinitingnan nila ang karagdagang lima pa. Ang EDCA ay isang kasunduang nagbibigay pahintulot sa Amerika na ipwesto ang kanyang mga gamit pandigma sa strategically located military bases ng Pilipinas. Kailangan daw ang kasunduan para makakilos ang mga sundalong Amerikano ng mas mabilis at masuportahan ang pangangailangan ng AFP. It will be prepared for any eventualities in the future, but hindi wala pong physical occupation. That's not proper. It will only be physically occupied by both forces when it is necessary. Use maybe for joint training. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, napakahalaga na gawin na ng Amerika at Pilipinas ang mga probisyong nakapaloob sa kasunduan. Kailangan daw ito, lalo pat obligado ang Amerika sa ilalim ng Mutual Defense Treaty o MDT na tulungan ng Pilipinas sakaling makaranas ng anumang pag-atake sa Pacific area tulad sa South China Sea. Yet the closest U.S. assets that could do that are in Okinawa, 1,300 nautical miles from the Sierra Madre. There are no American forces close enough to actually defend Filipino should they be attacked in the South China Sea. Sabi ng Department of National Defense o DND, patuloy nilang minomonitor ang aktibidad sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng maritime at aerial patrols. Hindi pa rin natatapos sa ngayon ang kasunduan o alituntunin sa South China Sea o yung tinatawag na Code of Conduct. Sabi ng U.S. State Department, hindi dapat maging paraan ang Code of Conduct para pigilan ang Amerika at iba pang regional partner sa malayang pagdaan sa South China Sea. It's not so much having a Code of Conduct but having a good one. So the details would very much matter to us. We expect to be in the South China Sea as we have been, and we'd be definitely opposed to any effort not to include us. Hinihinga ng GMA News ng pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas, pero dati na nilang sinabi na hindi naman kasali ang Amerika sa usapin kaugnay ng South China Sea. Duda ang ilang eksperto dito sa Washington DC na uusad pa ang binubuong kasunduan o Code of Conduct pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Pero nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat pa rin daw ituloy ito para sa kapakanan ng ating bansa. Mula rito sa Washington DC sa Amerika, JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Bang International, ang bagong atraksyon ngayon sa Taguig, ang 3D LED screen display na SWAC para sa darating na Kapaskuhan. At yan ang tinutukan live ni Rafi Tima. Rafi. Ivan, isang bagong atraksyon nga ang pinasinayaan dito sa Juan Bonifacio High Street dito sa BGC. Kung saan nakikita lang ito dati sa mga lugar tulad ng Times Square sa New York at Shibuya Crossing sa Tokyo sa Japan. Ito ang kauna-unahang outdoor 3D LED screen sa bansa kung saan mistulang lumalabas sa higanting screen ang mga imahe dahil sa 3D technology. Kakaiba sa mga ordinaryong LED billboard screen na nagkalat na sa Metro Manila, ang screen na ito na nasa isang gusali sa kalagitnaan ng 5th Avenue sa BGC, tila isang higanting kahon. Sa pamamagitan ng naked eye 3D LED screen, ang mga nasa loob ng imahe tila lumalabas sa kahon. Tulad ng ibong Adarna na mistulang lilipad palabas ng LED screen. Ayon sa BGC, dinala nila ang teknolohiyang ito dito sa bansa para maranasan ng mga Pinoy, lalo na ang mga parokyano ng BGC, ang isang makabagong karanasan sa visual entertainment. Dahil sa 3D billboard, umaasa raw silang maiinganyo ang mga namamasyal dito na maglakad-lakad sa mga kalsada ng BGC. Sakto rin ang pagbabukas ng 3D LED screen sa papalapit na Kapaskuhan. Gagawa daw sila ng mga special na content para sa Pasko. Ang mga unang nakapanood sa 3D LED screen, tuwang-tuwa sa bagong atraksyon. We feel this is going to provide a very engaging experience for the people in BGC. So both pedestrians, shoppers, even
even the motorists, no? Because it's really at the epicenter of BGC. Maganda yung billboard. Yeah, and you're so happy, right? Because yes, you only saw it in YouTube, right? Nakita ko lang yun sa Japan, tapos napunta na po sa Philippines. Pinakamalaking resolution. So definitely something na kailangan abangan ng lahat at puntahan ng lahat. Ivan, itong mga 3D LED contents na mapapanood sa screen na ito ay nasa makikita mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa weekdays at hanggang alas 11 naman ng gabi kapag weekends. Ivan? Magandang pasyalan yan, ha? Maraming salamat. Rafi Tima. Trending at inuulan ng magagandang feedback ang mga tumitinding eksena sa afternoon series na Abot Kamay na Pangarap. Ang bidang si Jillian Ward, masaya raw na ginagawang role model ng ilang magulang ang kanyang character na si Dr. Annalyn. Yan ang chika ni Nelson Canlas. May trabaho na nga po ako, eh. Doktor na nga po ako. Ah. Ngayon, pinagmamalaki mo na ngayon sa akin na doktor ka na. Inaabangan at certified trending ang eksenang ito sa hit afternoon prime series na Abot Kamay na Pangarap. Ikaw ang sumusobra! Wala ka ng respeto sa akin? Wala ka ng respeto sa nanay mo? Marami ang nadala sa sagutan ng mga karakter ni na Jillian Ward at Carmina Villaruel na sina Annalyn at Lynette. Ayoko nga po lumipat ng bahay. Hahanapin ko na lang po yung tatay ko. Kaya ang serye, hindi po katulad ninyo. Nakapagtala ng mataas na ratings. Ang dami pong mga mommies na tinatagpo yung anak nila sa social media. Sinasabi po, ayan, gayahin nyo si Dr. Annalyn Santos maging masipag po sa pag-study, sa work. And yung iba nga po, mga mommies, sobrang gusto po nila maging doktor yung mga anak po nila. Kaya sobrang nakakatuwa po. Kilala ko na ang tatay ni Annalyn. Ako. Painit ng painit na ang mga eksena, lalo pat nalaman na ng karakter na ginagampanan ni Richard Yap na si Dr. Robert Tanyag na anak niya si Annalyn. Oo. Ikaw ang tatay ni Annalyn. Pero ayoko ng gulo. May pamilya ka na hindi mo kailangan si Annalyn. Ikinatuwangan ni Richard ang comment sa social media na makatotohanan daw ang kanyang pagganap bilang doktor. Kwento pa niya, nagagawa niya ito dahil bantay sarado raw sila ng mga tunay na doktor sa set. We have to make sure that everything that we do is realistic kasi kundi mababash tayo because there are a lot of actually medical practitioners who are watching the show. Kahit patuloy-tuloy ang pag-aaral nila sa set at matitindi ang mga iyakan at batuhan ng lines, iba raw ang samang nabuo sa kanila ng cast. Here, everything just seemed to fit. Lahat ng everybody became familiar with each other and you know, it's really fun on the set. Pinatunayan din ito ni Andre Paras na gumaganap bilang batang doktor na si Luke Antonio. The scenes are serious, very heartfelt, but behind the scenes off cam, we're all just, you know, nagkukulitan talaga. And I think that's what's amazing about this. Excited din si Andre dahil bukod sa top rating na Abot Kamay na Pangarap, nakakasama niya ng madalas ang isa sa kanyang favorite person, ang kanyang ama na si Benji Paras. Patuloy ang pag-host nila ng Bulohan Blues para mas makilala pa natin ang ating mga NCAA idols. Sometimes you can feel the athletes are shy, but the way my dad approaches them, the way that my dad breaks the ice, sobrang they get to enjoy it kasi, you know, ang kulit ni dad, and then he just makes everyone feel comfortable. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Ivan! Thank you. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 59 days na lang, Pasko na. Ako po si Ivan Mayrina, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.
Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.